I will definitely recommend Sushi Corner Counter. Ulit, sorry! Cut, direct cut. Hello mga kabiters, ayan, welcome na naman po sa panibagong food trip and food adventure and also food review dito po sa ating channel. Ayan, sa araw po na to, nandito po tayo sa isa sa pinakamalaking mall dito sa Riyadh, Saudi Arabia, ang Panorama Mall. Ayan, nasa loob po tayo nito at nandito rin po kasi ang isa sa pinakakilala at pinakabinabalik-balikan ng mga tao pagdating sa sushi. Ayan, nandito po tayo ngayon sa sushi counter. Ayan, napakadali niya pong hanapin kasi po ang sushi counter ay matatagpuan dito po sa gitnang-gitna mismo ng mall. And also, one of the good thing is that yung mga staff nila po dito, marami po mga Pilipino. Ayan, mamaya po makakasama po natin ang isa sa mga matagal na po nagtatrabaho dito sa sushi counter. And it happens to be our friend. At isa rin po siyang YouTuber. Kaya, watch out! Ito na nga guys, makakasama na natin ngayon ang ating bisita at napaka-special na rin ang bisita ngayong araw na to, si Kuya Parts! Ayan. Kuya. Hello, finally! Hello, ayan. Sir Jasba, it's finally kita na rin kami. Bakit wala akong mask? Okay lang ba? Oh, pwede lang kasi nasa loob naman. Ayan, actually guys, konting kwento lang ha. Napakatagal na namin pareho dito sa Saudi Arabia. Pero actually, this is the first time na nag-meet din kami dito. At dito pa sa ano niya, sa working station niya. Kaya sobrang napaka-special. Kasi nakikita lang kami palagi sa mga live streaming, sa you know, sa mga groups. Pero personal meetings, hindi pa talaga. So this is the first time. Kaya, di ba ang saya? At alam niyo po ba na si Kuya Parts happens to be the cousin of one the board artist? Dapat magpapakita ka din. Mamaya na makikita. Ayan, kumusta naman Kuya? Ayan, ito naman. Okay lang, hindi natin, hindi natin nakikita-kita masyado sa ano kasi busy ako. Wala akong day off. Tapos wala akong content. Ayan, so finally, nakita na nga tayo dito. Syempre, kasama si One the World Artist. Ayan. Ang famous na vlogger sa Riyadh. Hindi ah, mas famous kayo. Mas ako yung Parts. Okay naman ito, laban pa rin. Ayan, laban namin hindi nagkita. Sobrang busy. Sobra. Kami din busy kasi nga may event this coming, may Christmas event. Kaya, tapos siya kakatapos lang ng event niya. Yung anniversary ko naman. Oo, kahapon. Di ba ka-invite? Friday. Live stream. Ayan, napakaganda ng place. Actually, I like the ambience. Can you tell us more about Sushi Counter, especially how it started? Kasi yes. Alam po, I think 2 years ago pa lang, di ba? Yes guys, Sushi Counter dito sa Riyadh started 2017. So like 3 years ago. 3 years ago. Almost 4 years ago na. Magpo 4 years na din.
Tapos it started in Dubai, so ito pala yung branch dito kasi Dubai to, and then it started in Dubai. So pioneering kayo dito? Yes. Actually, ako na lang pioneer dito kasi iwan nag-alisan. Hindi nang alisan, parang ano na. They decided to go. So we need some team members, teammates. So guys, kung sino gusto mag-apply, pupunta lang kayo dito. Chefs, cashiers, waiters, dishwashers, yung mga Pilipinos. So by January, tapos kung gusto nyo mag-apply, pag-flags na dito, tapos hanapin nyo lang. Yes. Oh, okay, ayan. So, may tanong ka ba ba? Wala, ang ganda lang nung ano. Na-amaze siya. Na-amaze kasi ako sa ano, sa lights nyo. Suspended lighting nyo. Suspended lighting nyo. Kasi ano siya, parang punky siya, hindi siya yung kumbo. Oh. And then tsaka orange. Look at those, ano, yung ano pa. Ceiling pala. Ang ceiling niya, no? Ang galing ano. But, sushi counter, well, it's a no-brainer, no? Halatang-halata na, it's really Japanese. It's really but Japanese. Is it really pure Japanese, especially the food? Yeah, it's authentic, pero siyempre may mga fusion na rin. Kasi, it's a modern Japanese version. No? Yes, because when you say Japanese, pag authentic kasi, hindi makakain yung mga Saudi kasi mostly okay, raw. Ilaw. So and then meron kami ginawa namin fusion at least yung makakain yung mga Saudi kasi for example ito. Yes. But Japanese pero ano siya may fusion na siya. So this is what we call rock and roll. Ito ano siya meron siyang tatlong choices. Chicken, shrimp at saka salmon. Alright. But we chose chicken. Yeah, chicken. Ito yung pinaka trademark namin. Ito yung pinaka bestseller talaga namin. You should try. You heard rock and roll, it's sushi counter. Sushi counter. Alright. That means ang sushi counter lang ang meron nito. Yes. And this one is sikat kami dyan. Okay, this one is the mango avocado California maki. Yes. O di ba ang haba ng pangalan? Yeah. So possibly siya ilaw yung salmon. Yeah. Pero maniluto. Pwede may option din ng customers na pagay ng ilaw lolo. Gawin din ng luto. All right. Yeah. Isa din sa mga best sellers namin yun. All right. Yeah. So titikman natin yan mamaya. Of course. Syempre Pilipino mahilig sa rice. So we ordered chicken bento. Ayan. And so, it's a classic Japanese talaga. Yes. So yung may rice siya sa ilalim. Oh, may rice. And this is and for me it's a beef bento. So yung ingredients siya may beef, tapos may mashed shiitake, which is the Japanese word ng mushroom. So syempre din asparagus din. Yung mga parang onions ano siya, chives siya. So chives kasi is a garlic family member kasi kala na onions, iba yun sa onions. Iba so iba yung spring onion or your shallots into sa chives. Alright. Kasi ang onions kasi pre onions tapos itong parang onion kasi sabi ng customers onions daw so it's not onions it's chives which is ano siya yung spot ng ano nung garlic meron palang ganun diba yung pag yung garlic pag nag-deferent nagmay dama chives yun okay. Or mas malilit lang siya no? Siyempre, yung anong tawag wasabi. Wasabi! Meron tayong wasabi din dito. Ayan. Kaso ayaw niya yata ng wasabi. Gusto ko yan. Ah, gusto mo yan. Alright. So, what are we waiting for? Gutom na ako. Tara, kumain na tayo. Bukbang na kayo. Diba ang saya? Wala po kayo tapos yung sila kayo. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Kuya Park. So guys, enjoy mo na rin sa bento at saka rakin. Ayan. Sir Jazz Bites. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Tinsan kong si Wonderful Artist, ang famous na vlogger ng Riyadh. Nice to see you again, Kuya Park. Enjoy mo na kayo, babalik ang kapat. Okay, thank you. Na-mention nga na pinsan, pero ano siya, long distance na relative. Actually, matagal na kami makakilala, like 4 years ago, 5 years ago na ni Kuya Park. So, pangalan niya talaga is Nathan. So promoted na pala siya, isa na siya sa mga, isa na siyang restaurant managers dito. At saka alam mo na. Di ba ang saya? Actually, isa ito sa mga Japanese restaurants na napaka simple, pero to when you get inside the restaurant, ang ganda ng ambience eh. Ang ganda. So parang we've been to Nando's, diba? Pero the color scheme,
parang yung feeling, yung mood, halos pareho lang ng Nando's. Although Nando's has a lot of elements, pero ito, it's parang simpler, ano lang siya. Simpler version. Version ng Nando's. But na ano na na-catch na talaga yung attention ko kasi nakita ko yung mga bulbs, anong tawag diyan yung mga bulbs? Suspended lights. Ayan, yung mga suspended lights. Nagkataon naman na kakulay siya ng logo ko. Yeah, kaya ako nagustuhan siya lalo. And disclaimer ha, kasi ang logo niya, ang content kasi is more food. So pinakamaganda talagang kulay para sa logo. Especially kung content is more about food, is orange. Ah. Orange kasi, it's appetizing. Yun yung psychological effect na sa tao. It's really appetizing. Mmm. Ngayon ko lang nalaman yun. Di ba? Ang saya. Ako ang gumawa ng logo, guys. Ayan, guys. So, ano pa hinihintay natin? Talagang sobrang gutom na rin ako. Kaya tara na, guys. Kaya na tayo. Ayan. So... sa akin kasi chicken, sa yung beef. Sa akin chicken? Ay, sa yung beef. Sa akin. Ayun. Siyempre, try natin yung chopstick. Since, hindi ako nag-enjoy sa chopsticks. Siya, sanay siya. Hmm. Parang pwede naman. Okay. Pwede chopstick na lang din. Masarap, medyo manamis na mix. Okay yung timpla niya. Diba ang saya? Luto yung ano niya? Luto yung chicken. Kaya hindi siya masyadong ano. Masarap yung lasa. Ito masarap kapatid eh. Bali yung pinili po namin ng Mango Avocado California Maki. Pinaluto po namin yung ano. Pinaluto po namin yung salmon kasi ayaw niya. Ayaw niya ng ilaw. Diba ang saya? Saan siya na guys? Dami kong paarap eh. Ayoko ng mushrooms. Ano pa yun? Ayoko ng biluto. Ito ang asparagus. Do you like the food? Masarap. Sarap na. Enjoy pala guys. Kasi ang dining area nila is open lang siya sa corridor. Mm-hmm. So nakakaaliw na nakikita mo yung mga dumadaan na mga tao. At saka hindi mo sila mapapansin kasi masarap ang food. Ang sarap, grabe panalo. Kagaya nga sinasabi kanina ni Kuya Parts, talagang may ano naman. May tiyosyo na din. Kasi supposed to be yung original kagaya ng maki natin. Supposed to be dapat it's raw. Yeah. Pero hindi na nila ginawang raw. Tapos yung chicken ito, yung chicken luto din eh. Ito din is I believe na it's a modern way of ano sushi. Kasi iba yung wrapper nila. Parang mas crunchy, di ba? Mm. Thank you.
Ayan guys, so mga kabiters, pusog na naman ang Just Bites at One The Board Artist. Grabe. Super enjoy kami sa food kasi ang sarap talaga. Hindi ka mag-ano. Although, syempre, meron nga siyang taste. May a little fusion pagdating sa Japanese roll, Japanese food. Kasi nga, we are here in Saudi Arabia. So, yung mga local... Locals. Yung mga locals na nandito is hindi sila more into raw foods. So mas gusto talaga nila yung mga ano, yung mga luto. So I really enjoyed the rock and roll kasi nga yung instead of raw, yung chicken niya is luto din talaga. Ang sarap, grabe. Tapos with a little twist kasi yung pinaka nasa ibabaw ng roll, ano ba yung tawag dun sa ilalim? Nori. Yung nori sa on top of the nori, ano yung ginamit niya doon? Ang sarap talaga. Rock and roll. Rock and roll ay binabalik-balikan dito sa sushi counter. And it's original. And it's original. From the sushi counter. Sushi counter. Po, ayun. Yun ang isa sa mga secret nila. Kaya naman pala masarap. Yung ano naman, yung... California. Mango Avocado California, sobrang the best din. Kasi... At ayun, as usual, ayaw niya rin kasi ng roll. So yung salmon paste, luto. Pinaluto din namin. And it turns out na mas masarap. Ako ah, for me, mas masarap yung pagluto. Ayan, so mas maaano mo siya, may enjoy mo yung lasa niya. Mm-hmm. Siyempre, tayo naman kasi Pilipino, hindi masyadong... ako mahilig ako, pero not this time. Not today. Na-enjoy ko siya kasi there's a lot of different textures na nararamdaman ko sa loob. Kasi like yung rock and roll, there's softness but then there's crispiness because of the nori, and then there's sour pero may sweetness. Alam mo yun, there's a lot of everything. So it's enjoy. Like ang dami mong matitikmang mga lasa in one piece. Yeah, in just one bite. Oh, it's just combined. Bite. Yeah, it's just a bite. Yeah. In just one bite. Ayan, ang dami mong matitikman na mga secret spices or mga ingredients na ginamit. Ayan. And syempre, of course, tignan nyo, what more can I say? Ayan, taob ang deep bento ko. Sobrang panalo, grabe. Okay, diba? Saya. Hindi ko na kinaya, guys. Ayan. So, hindi niya kinaya. Actually, I will definitely recommend Sushi Counter here in Panorama Mall. Ayan. The best. One of the best Japanese restaurants talaga here in Riyadh, Saudi Arabia. So, if you're here in Riyadh, especially mga kabayan natin, visit Sushi Counter and makikilala mo yun dito, isa sa mga kilalang Filipino vloggers na si Kuya Parts. Yan, okay. Tsaka ang Sushi Counter, yung pinakamura na Japanese restaurant. True, napaka-affordable. Actually, nung tinitingnan ko nga yung price. Sabi ko, bakit ang mura? hindi, I mean, kasi compared sa mga ibang Japanese restaurants na napuntahan namin, hindi po kayo magsisisi kapag tinry nyo po ang Sushi Counter here in Panorama Mall. Ayan, kaya maraming salamat po, guys. Thank you po. Don't forget to subscribe our channels. One of our artists here. Okay. Diba ang saya? Alright guys, maraming salamat po sa pagsama na naman sa panibagong vlog na ito. Ayan, kung kayo po ay nag-enjoy, ayan, huwag niyo pong kalimutan na i-hit ang ating notification bell. Ayan, kaya kung meron din po kayong mga comments and suggestions, just comment down below. At kung meron po kayong mga gusto na ipa-review sa amin po, ayan, pupuntahan po natin yan. Kaya once again, ito po ang inyong lingkod, Just Bites. Diba ang saya?